Mga kwentong pambata. Hansel at Gretel. Noong unang panahon, sa gilid ng isang makapal na kagubatan, may isang payak na tahanan ng isang mga ngahoy. Dito naninirahan ang mga ngahoy kasama ang kanyang dalawang anak at ang kanyang bagong asawa. Bagamat mainit na tinanggap ng magkapatid ang kanilang madrasta, malamig naman ang puso nito para sa kanila. Nang dumating ang isang matinding taggutom sa nayon, nakita ng madrasta ang pagkakataon na tanggalin ng mga bata sa kanilang tahanan. Tara na, mga anak! Ang pagkain ay naghihintay! Ha? Salamat, Ina! Hansel, Gretel, busog na ako. Kunin niyo ang parte ko at huwag hayaang may masayang. Habang lumilipas ang mga araw na parang nagiging isa, sinakripisyon ng mga ngahoy ang kanyang pagkain, umaasang makapagbibigay ng mas marami para kina Hansel at Gretel. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong kinapos ang kanyang lakas. Isang gabing mapagpasyahan, mga anak, pagod na ako. Kayo na ang kumuha ng parte ko ngayong gabi. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Ano ang balak mong gawin? Matagal pa matapos ang taggutom na ito. Kailangan mo ng lakas. At paano mo inaasahan na makakahanap kami ng pagkain? Marahil, maaari natin silang hayaang matuto mamuhay sa gubat habang ikaw ay naglalakbay sa kalapit na lupa para sa probisyon. Ano? Iiwan ang ating mga anak? Pansamantala, upang matuto sila sa kanilang sarili. At kapag humupa ng sitwasyon, babalik tayo sa kanila. Hinding-hindi. Tayo ay pamilya at ang pamilya ay dapat magkaisa. Ngunit sa pagkawala ng mga ngahoy, nakita ng madrasta ang kanyang pagkakataon. Isang araw nang umalis ang mga ngahoy upang magdala ng kahoy sa kalapit na kaharian. Mga anak, paano kung pumunta tayo sa gubat para magpiknik? Parang nakakasabik. Kung ganon, maghanda at tara na, bilis! Gretel, parang may hindi tama. Dapat tayong maging handa. Naaalala mo ba ang mga kumikislap na bato na nabanggit ni Ina? Oo naman! Ihanda ko ang jacket ko, iipunin ko! Kaya't maraming espesyal na mga bato ang nakolekta ni Hansel at pinuno ang kanyang mga bulsa ng mga ito. Bawat ilang hakbang, nagtapon siya ng mga bato sa lupa upang makagawa ng daan na maaari nilang sundan pabalik. Maghintay dito, mga anak. Babalik ako na may dalang mga bunga. Magsindi ng apoy kung madilim na. Habang dumadating ang gabi sa gubat, unti-unting nawala ang pag-asa ng mga bata. Natatakot akong hindi na siya babalik. Ngunit ang apoy magbibigay sa atin ng kaligtasan. Dapat tayong maghintay na tumaas ang buwan. Nang tumaas ang buwan, lahat ng mga batong itinapon ni Hansel sa lupa ay nagsimulang kumislap at lumiwanag na parang maliliit na hiyas. Naghawak kamay ang magkapatid at nagsimulang maglakad pa uwi. Samantala, paano mo nagawa ito? Gusto kong maibalik ang aking mga anak. Nakasalalay dito ang ating kaligtasan. Ilang araw lang, babalik din sila. Kayo? Kayo ay nakabalik? Na kayo lang? Ah! Kaya pala! Aking mga anak, ang aking mahal na mga anak, nandito na kayo. Oo, babalik na naman kung saan walang pagkain at pag-asa. Busog ako sa palengke. Mga anak, kainin niyo ang parte ko. Ilang araw ang lumipas. Sapat na ang sapat. Mga anak, kunin niyo ang tinapay na ito at sumama kayo sa akin sa gubat. Wala tayong oras upang mangolekta ng mga bato. Anong gagawin natin ngayon? Makakahanap tayo ng ibang paraan. Kinuha ni Hansel ang tinapay na binigay ng kanilang ina at tahimik na pinutol-putol. Bawat ilang hakbang, nagtapon siya ng kaunting piraso sa lupa upang makagawa ng daan na maaari nilang sundan pabalik. Hindi nagtagal, umabot sila sa isang bukal. May tubig at prutas dito. Manatili kayo dito. Babalik ako sa ilang saglit. Nang dumating ang gabi at tumaas ang buwan, inisip ni Hansel at Gretel na susundan nila ang mga piraso ng tinapay na tinapon ni Hansel sa daan. Ngunit hindi nila ito matagpuan dahil kinain na ito ng mga ibon at hayop sa gubat. Ngayon, anong gagawin natin? Balik na lang tayo sa lugar kung saan tayo iniwan ang ina. Saan na nga ba ang daan? Ah,
Baka doon? Dapat sana'y naghintay si Hansel at Gretel ng umaga upang hanapin ang daan patungo sa bukal kung saan sila iniwan ang kanilang ina. Ngunit sa halip ay patuloy silang naglakad sa kadiliman. Lumalalim ng lumalalim sa gubat. Pagod na sila at gutom. Tatlong araw ang lumipas. Sa ikaapat na araw. Hansel, tingnan mo! Napakagandang ibon! Tara na, Gretel! Sundan natin yun! Sinundan nila ang ibon ng matagal. Umupo ang ibon sa bubong ng pinaka-kakaibang bahay na kanilang nakita. Yan ba? Ang bahay na yan? At? Ito ay kawasa cake! May pader na tsokolate at jelly! At gingerbread at candy? Tumakbo ang mga bata patungo sa bahay na iyon. At sa kanilang gutom at pagkamangha, nakalimutan nila ang tungkol sa pag-iwas sa mga kakaibang lugar at sinumulang nguyay ng mga masasarap. Ang mga pader na tsokolate, ang mga bintana ng candy, at ang bubong ng cake at icing. Nang bigla, sino ang nangaas na kainin ng bahay ng isang mahirap na matandang babaeng tulad ko? Oh! Pasensya na po talaga! Kami ay nawawala ng tatlong araw. Oh, kawawang mga bata. Umasok kayo. Magpainit at punuin ang inyong mga tiyan. Heto, kumain at uminom hanggat kaya nyo. Maraming salamat po. Ngayon talagang kailangan na naming umalis. Maaari mo bang ipakita sa amin ang daan? Bye? Bakit ang mamadali? Ang aming mga magulang, mag-aalala sila. Ah, marahil mamaya. Sa ngayon, magpahinga muna. Tara na, Gretel! Friendly Mundus Diligem! Huwag silang hayaang makatakas! Papunta pabalik sa akin. Sa isang umuugong, nagugutom na tiyan. Nakikita nyo? Sa tingin ko, masarap kayong tikman. Napaka-espesyal sa mga halamang gamot. At sarsa! Oh! Anong sarap! Oh! Ang tagal na! At ipagtatapat ko. Mula nang matikman ko ang isang bata. Nako! Nako! Oh! Napakatagal na! Nakikita mo? Simula nang kumain ako ng napakasarap na bata. Gusto mo kaming kainin? Bakit ko pa itatayo ang bahay na gawa sa tsokolate at cake? Patingin! Oh, ikaw ay sobrang payat pa! Ikaw ay sobrang sasarap kung tataba ka pa! Friendly Bondis Tarjan! Isang kulungan! Pasok ka na! Ikaw, maliit na babae! Magluluto, maglilinis, maghuhugas at siguraduhin kumain ang iyong kapatid. Kailangan kong maging mataba siya. Ayos ba? Gretel! Hansel, huwag kang mag-alala. Tandaan mo ang sabi ng ating ina. Sa ating pinakamahirap na sitwasyon, dapat tayo ang pinakakalma. Kumalma ka! Hahanap tayo ng paraan para makatakas! Samantala, dahil wala ang mga bata upang kailanganin niyang ibahagi ang kanyang pagkain, matagal nang inaasam ng madras na makakain ng marami. Ngunit... Bakit
Bakit hindi ako makakain? Dahil nag-aalala ka para sa mga bata, wala akong pakialam sa kanila. Sigurado ka ba? Talaga bang magiging maayos ka lang kung may mangyari sa kanila? Wala kang pakialam? E di, kumain ka. Oh, ako, ako'y... Ano ang nagawa ko? Oh... Mas marami akong naibenta ngayon. Makakabili tayo ng konting dagdag na pagkain. Nasaan ang mga bata? Oh! Bata! Iabot ang iyong dalit. Titingnan ko kung mataba ka na! Sa dami ng mga cake at pagkain na binigyan niya sa akin, siguradong tumaba na ako. Pero kapag nalaman niya iyon... Ah, oo! Sa halip ng kanyang daliri, inabot ni Hansel ang isang manipis na maliliit na sanga at hinawakan nito ng mangkukulam. Bakit hindi ka tumataba? Maghihintay ako ng isa pang araw. At bukas, mataba o hindi, kakainin kita! Brandemon Distorigem! Maraming pagkain! Gretel, dalhin mo itong pagkain kay Hansel. At sabihin mong kainin ang lahat ng ito. Kunin mo ang para sa'yo. Bilis! Oh, matagal-tagal na rin mula nang huling kumain ako ng bata. Pero ngayon, may masayang magkakain dahil meron akong batang pananghalian. Gretel! Gretel! Bakit po? Tignan mo kung mainit na ang oven para mailuto na ang tinapay. Sigurado akong gusto niya akong tustahin sa oven. Hindi ko alam paano gawin yan. Ikaw! Ha! Kailangan kong tignan. Sinundan ni Gretel ang mangkukulam. At sa sandaling ibinaba nito ang tungkod para silipin ang oven, agad nitong hinablot ni Gretel. Brandemon Distorigem! Ikulong ang mangkukulam habang buhay! Brandemon Distorigem! Palayaan si Hansel! Ang lakas na loob mo! Tara na, Hansel! Sandali! Alam na namin kung paano magutom! Brandemon Distorigem! Siguraduhin mapakain siya! Hansel! Tingnan mo ito! Dalhin natin yung pabalik sa atin! Brandemon Distorigem! Sa aming mga magulang! Bumalik ang mga bata sa kanilang mga magulang. Oh, aking mga anak! Ako'y humihingi ng paumanhin. Ang nagawa ko ay walang kapatawaran. Ako ay nabulag. Ina, naiintindihan namin. Oo, marami na tayong naranasang hirap. Mula sa kayamanan na kanilang dinala, iningatan ng mga ngahoy ang ilan upang hindi na sila makaranas ng gutom. At ang natitira naman ay binahagi nila sa mga tao na nagdurusa tulad nila, dulot ng taggutom. Nagsikap ang pamilya muling buuin ang kanilang buhay, tumulong sa mga nangangailangan. Ang mga araw ay naging buwan, at ang buwan ay naging mga taon. Ngunit nananatili silang magkasama, pinapahalaga ng bawat isa sa kanilang piling. Hindi lamang ang kayamanan nagdala sa atin ng kasiyahan, kundi ang pagmamahal na meron tayo para sa isa't isa. Habang buhay kong pagbabayaran ang mga maling nagawa ko, at magbibigay tayo ng isang habang buhay na pagpapahalaga sa mga aral na natutunan natin. Ang ating kwento ay nagpapaalala na kahit sa mahirap na oras, ang matalinong desisyon at pagkakaisa ay nagbibigay liwanag sa ating daan. At sa paglipas ng panahon, ang pamilya ay namuhay hindi lamang sa masaya, kundi may malalim na pakiramdam ng kasiyahan at layunin sapagkat natutunan nila ang pagmamahal, kabutihan, pagkakaisa at matalinong pag-iisip ang tunay ng nagbigay halaga sa kanilang buhay. Isang kwentong alamat na talagang karapat-dapat buhayin.